asawa ay kasal sa simbahan, pero hindi sila magkaanak. Hindi ba balido ang kanilang pag-aasawa? Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kininyong alaga si Brother Edgar Luna. Sister Lane, God bless us. Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating programa Kay Unsabay Kamaturan. Ang ating tatalakayin ngayon ang isang katanungan na nanggaling kay Annabel Tongo. Ang kanyang katanungan ay, kung ang mag-asawa ay kasal sa simbahan pero hindi sila magkaanak, hindi ba balido ang kanilang pag-aasawa? Yan ang sasagutin natin mga kapatid. Pero bago pang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at Edgar Logan channel. Like, comment, at share. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang at sasagutin yan ang ating programa Kay Unsabay Kamaturan. Sasagutin na natin ang katanungan ni Annabel Tongo. Kung ang mag-asawa ay kasal sa simbahan, pero hindi sila magkaanak, hindi ba balido ang kanilang pag-aasawa? Ito ay maling pag-iisip kung ganun nga wala palang balido na pag-aasawa kung hindi isinilang ang una nilang anak. Ang katuruan ng ating simbahan ay balido ang pag-aasawa kung mayroong panata o marriage vow at consummated na ang pag-aasawa, ibig sabihin nangyari na ang unang sexual union. Bawat mag-asawa ay nagsimula talaga sa wala pang anak. Katagalan, kadalasan magkakaroon ng anak, pero hangga't ang unang anak na nasa sinapupunan pa ay hindi pa isinilang, ang mag-asawa ay hindi pa sigurado na sila ay magkakaanak kahit pagaano kalaki ang kanilang kagustuhang magkaanak. Posibleng wala silang alam na mayroon silang medical problem na hadlang sa kanilang pagkakaroon ng anak. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito, ang sabi sa unahan, minsan ay mayroong katotohanan. Kung ang mag-asawa ay walang anak dahil sa simula pa lang ayaw talaga nilang magkaroon ng anak, hindi pwedeng balido ang kanilang pag-aasawa. Hindi dahil nawala silang anak, kundi dahil hindi nila nakuha ang requirements sa simbahan. Ang pag-aasawa ay may dalawang aspeto. Una, unity, pagkakaisa. Pangalawa, procreative, magparami. Ang babae at lalaki ay naging isa sa kanilang pag-aasawa, sila mismo ang gumawa ng pag-aasawa. Sa katunayan, hindi sila kasal sa pari. Ang pari ay saksi or chief witness na inatasan ng simbahan na maging saksi sa pag-aasawa. Pagkatapos mapahayag ang kanilang proper consent o angkop na pahintulot, silang dalawa ay mag-asawa na. Itong kanilang pagpahintulot ay kailangang kasama ang openness, handa sa pagtanggap sa good marriage na ang unity.
kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Mababasa sa Genesis chapter 2 verse 24. Pangalawa itong procreating. Kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Mababasa sa Genesis chapter 1 verse 28. Kung wala itong openness, hindi kumpleto ang consent o pahintulot. Kaya walang pag-aasawa ng mangyayari. Kahit na nagsama na sila, hindi talaga sila matatawag na mag-asawa dahil hindi sila nagkaisa sa tunay na pag-aasawa. Sa ibang kasabihan, may iba nag-iisip na ang mga mag-asawa hindi matatawag na tunay na Katoliko kung wala silang maraming anak. Totoo na ang mga bata ay biyaya mula sa Diyos at magandang tingnan na malaki ang pamilya. Pero hindi lahat ng mag-asawa ay nagkakaroon ng maraming anak o kahit isa lang na anak. Ang pagiging balido sa pag-aasawa at ang kahalaga o worth sa mga may asawa na mga Katoliko hindi nasusukat sa dami ng mga anak. Ayon pa sa sabi ni Papa Paul VI sa kanyang encyclical noong 1968 na pinamagatan na On Human Life. Ang bawat mag-asawa ay kailangang handang tumanggap sa bagong buhay at yan ang hinihingi ng Panginoon. Itong pagbubukas ng bagong buhay hindi nangangahulugan ng contraception. Ito ay itinuring na masama at hindi naayon sa moralidad. Pero kung mayroong kadahilanan, katulad ng pagiging masakitin ng ina, ay pwedeng limitahan ang dami ng anak sa pamamagitan ng abstinence o pagpipigil o natural family planning na sumusunod sa natural infertile periods ng ina. At magkaiba ito sa kontrasepsyon na hindi talaga tumutupad sa pagbubukas ng bagong buhay. Yun po ang kasagutan sa katanungan ni Annabel Tongko. Kung ang mag-asawa ay kasal sa simbahan pero hindi sila magkaanak, hindi pa balido ang kanilang pag-aasawa. Balido pa rin ang pag-aasawa, mga kapatid, kung sila ay kasal sa simbahan. May mga rason kung bakit walang anak. Minsan, yung iba, yung ina ay masakitin o mayroong silang medical problem. Yun po ang kasagutan sa katanungan ni Annabel Tongko. Sana marami kayong natutunan. Ito ang inyong lingkod, Sister Elaine. God bless us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay kung sa sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghan kamog lakat unan. Daghang salamat.